ka ba, hindi? Saktan ka na, bata. Masyado kami napapagod ka sa'yo, eh. Mabuti pa kaya, damputin na natin yung magulang nito. Huwag po maawa na kayo sa'kin. May pamilya ako. Alam namin, bata. Ligas ka kasi. Kung ako kasi sa'yo, aahanin na ako. Maawa na kayo. Ayaw mo ma-involve pamilya mo, pare. O siya. Ikaw na lang. Pero wala po talaga akong nalalaman. Wala ka nga alam. Alam mo, bata. Nakakita mo ito lang sa'yo tanto. Ito, hindi ka mamamatay sa saksak. Sa dami ng tetano nito, lagi ko magkakatetano ka. Maniwala po kayo sa'kin. Wala akong alam. Bata. Maniwala po kayo sa'kin. Sige, patawa mo. Sasaksakin na kita. Aminin mo na, bata. Ano? Gusto mo matay? Ha? Sir. Ayaw na yata makakita ng asawa ito bukas eh. Mabuti pa. Tapusin na natin yung gabi. Alam mo bata, pagkatapos namin siya, susunod namin ang pamilya mo. Kaya kung ikaw, kumanta ka na. Sige na. Sige na, bata. Sige na. Kasi naman siya mamatay ka. Alam mo, awang-awa na kami sa'yo. Kami naman din, pagod na. Kumanta ka na. Opo. Opo, inaamin ko na po. Makita niyo. Sabi sa'yo, alam niya rin. Ganyan yung statement niya, ha? Hindi na papalagyan. Eh, ganyan ba rin ganyan eh, di ba? Eh, ayun ang bala dyan, ha? Goodbye! Paano ito, partner? Pamaskuhan mo natin ng isang ito. Wait ka naman eh. Salamat, ha? Hindi mo pinatagal ang pagdurusa namin. Alam mo, aamin ka rin pala eh. Gusto mo pang masaktan. Ayos ba yun? Tama mo. Kailangan pagkailan ang letan ng statement pa niya, dire-diretso na. Masakit tanggapin na ang ating bansa kahit pa sinasabing nagtatamasa ng demokrasya ay hindi pa rin malinis ang record pagdating sa paggalang sa karapatang pantao o human rights. May pagkakataong ang krime nagsisimula sa kamay ng mga mismong nagpapairal ng batas sa mga alagad ng batas. Nakapanlulumong isipin na kung sino pa man ang ating tinitingala, pinagkakatiwalaan at inaasahang magtanggol sa atin sa oras ng pangangailangan ay siya pang mga nang-aabuso't nagsasamantala. Ito po si Attorney Jose Sison. Magandang hapon sa inyo't masayang pananood sa ating programang pinamagatang Tao Ka, Hindi Hayop. Anong ginawa nila sa'yo, Paco? Bakit kanila ginanito? Attorney Zamora, ano pong gagawin natin? Paco, gusto kitang tulungan. At matutulungan kita. Makipagtulungan ka lang sa akin. Ano nang gagawin ko? Sabihin mo sa akin lahat-lahat. Mula umpisa. Sino ang may kagagawa nito? Mahirap. Ako, akala ko bang wala kang kasalanan na napilitan ka lang umamin? Yun naman totoo, Dolor. Bakit ayaw mong magsalita? Bakit ayaw mong sabihin kung sino ang gumulpit nagpahirap sa'yo? Ako, pulis ang may kagagawa nito, hindi ba? Malinaw na nilabag nila ang karapatan mong pagtao. Maipapanalo ko kasong ito. Mapapanagot natin kung sino may kasalanan. Ako, para sa akin at sa ating mga anak, kailangan makalaya ka. Sige na.
Pwede bang ipagpabukas mo na yan at ako naman ang intindihin mo? Ruth, importante ito eh. Kailangan mapag-aralan ko ito ng gusto. May hearing ako bukas. At ako, hindi importante. Ikaw may sabi niya, hindi ako. Eh, paano yun naman ang pinaparamdam mo sa akin eh? I'm sorry. Naintindihan mo naman siguro trabaho ko, di ba? Alam ko naman kailangan mo magtrabaho eh. Pero alam mo, minsan naiisip ko, mas importante pa yung kliyente mo kaysa sa akin. Maghapon ka nang nagtatrabaho, pagkatapos pagdating mo dito sa bahay, nakasubsup rin niya ulo mo sa trabaho. Edward, paano naman ako? Wala nang akong ginawa dito sa bahay kundi hintayin ka. Pagkatapos pagdating mo, babaliwalain mo rin ako. Ruth, hindi ko naman sinasadya yun eh. Marami lang nangangailangan ng tulong. Ha? Tingnan mo to, bagong kaso yan, human rights violation. Alam mo kung makikita mo yung lalaki, bugbog sarado doon sa mga pulis. Siya pa nakakulong at pili pinahamin doon sa isang kasalanan. At yung asawa, ayun, hindi alam kung saan kukuha ng pera. Pang gastos doon sa bahay, pang gastos doon sa bata, at pang piyasa doon sa asawa. At anong pambayad nila sa'yo? Pustahan tayo, Edward. Pro bono na naman yung kaso mo ngayon. Ano? Kawawa naman yung... Kawawa naman sila eh. Kailangan lang tulong. Yan nga ba sinasabi ko, Edward eh. Isipin mo ako ano mangyayari kung sakaling lahat na lang ng kliyente mo, kaaawaan mo, at payag ka magtrabaho ng libre. Eh, hindi naman tayo ganun kayaman. Para parati kang magkawang gawa. Ang sa akin lang naman, Edward, hindi ko naman sinasabing masama ang tumulong sa kapwa. Pero unahin mo naman ang pamilya mo. Unahin mo naman ang sarili mo. Sa susunod na lang, Ophelia. Kung yan lang, yan dami-dami na eh. Kaya ko naman po eh. Ay, bali na. Sa susunod na lang. Ka. Ako na po, ako na po. Good? Ha? Sige mo kahit naman po. Tayo ko. Sa likod. Ay, kala ka lang ba? Dulo. Magandang umaga po. Napasugod ka. Maupo ka. Maraming po salama. Hindi po ako magtatagal. Bakit? Ano ang problema mo? Naparito po ako para sabihin na iatras na po ni Paco yung demanda labat sa mga pulis. Bakit? Ngayon po ba tayo atras samantalang... Nag-aagaw ang buhay po ngayon si Paco. Nagkaroon daw po ng rambol sa loob. Saksak si Paco. Rambol? Aksidente daw at nadamay lang si Paco. Hindi ako naniniwala. Hindi rin po ako naniniwala. Alam ko, sinadya nilang saktan ng asawa ko. Pero mas mabuti na lang po kung tatahimik kami. Tama si Paco. Dapat nung umpisa pa lang pinakinggan ko na siya. Mahirap makipaglaban sa mga pulis, attorney. Dulo, makinig ka sa akin. Lalong mahirap kung pababayaan na lang natin mga abuso yung mga pulis na yun. Kailangang managot sila sa kanilang kasalanan. Lalo na sa ginawa nilang pananaksa kay Paco. Kailangang mabigyan kayo ng katarungan. Attorney,
aanhin po ng pamilya ko ang katarungan kung mawawala po sa amin si Paco. Mas mahalaga po ang buhay ng asawa ko kaysa sa katarungang sinasabi niyo. Pagpaumahin po ninyo. Marami po salamat sa lahat ng tulong niyo. Mauna na po ako. Alam mo, kawawa talaga yung babae kung makikita mo lang maaawa ka. Kawawa nga rin si Kuya Edward eh. Kasi kitang-kita naman na gusto niya makatulong pero wala siyang magawa. At ang masakit pa niyan, narinig ko yung usapan nila ni Ate Ruth. Parang sinisisi niya yung sarili niya. Sabi niya, kung hindi daw dahil sa pagpilit niya sa lalaki niya na magsampa ng kaso laban sa mga pulis, hindi malalagay sa alanganin ng buhay niya. Kawawa naman, no? Ay nako, Ophelia. Alam mo, imbis na ibang tao yung inaasikaso mo, ako na lang kaya. Akin yung ulam, gutom na ako eh. Eh, teka, tinutusta ko nga eh. Ito na. Pagal ko ba yan? Ito na ha. Ano, ano? Ang hirap pala maging abogado, no? Biruin mo, ah. Ang tagal-tagal mo nag-aral. Tapos pag naging abogado ka na, hahawa ka ng mga kaso. Eh, maganda kung magiging abogado ka na mababait, eh kung ang ipagtatanggol mo yung may kasalanan. Eh, di ibig sabihin, pinagtanggol mo yung kriminal. Ay, naku, ayoko ng mga ganyan. Kaya nga, hindi ba mas mabuti na yung ganito? Kahit na mahirap tayo, hindi natin pinoproblema yung problema ng iba. At lalo naman nating hindi kailangan silang pakialaman. Hindi ba, Ophelia? Aba din ato, hindi naman ako nakikialam. Oo nga, kaso tinichismis mo naman sila. Eh, sa'yo ko lang naman yung kinukwento, ah. Hmm. Tsaka, dun sa kumare ko. Kanino ba? Kay Manang, sa kabila. Kasi sila lang naman eh. Ayun ang sinasabi ko sa'yo. Yan ang hindi magandang gawain. Hindi, hindi na. Oh, kumain ka na. Parang hindi puro hangin laman ang tiyan mo. Tsaka dadalda. Ikaw talaga, puro na lang akong kaya mong tukso mo. Ano ba? Ay, mas lalo naman siguro hindi mo magugustuhan at hindi maganda naman na ibang babae ang tutuksoin ko. Oh, sige na, tuksoin mo pa ako, sige. Sige na, kumain ka na. Pipikon ka naman agad eh. Ang buhay ng mag-asawang Donato at Ophelia sa buhay ni na Edward at Ruth. Ang una ay isang pamilyang bagaman hirap at kapos ay simple at masaya. Ang isa naman ay sagana, ngunit maproblema at malungkot. Sila pa rin ang iniisip mo. Edward, wala kang kasalanan sa nangyari. Namatay si Paco nang dahil sa akin. Edward. Sana buhay pa siya man. Kung hindi ako nakialam, buhay pa sana siya. Kahit na siya nakakulong at malayo sa pamilya, buhay pa sana siya. Humingi naman sila sa iyo ng tulong, di ba? Pero hindi ko nakita kahihinat na ng tulong na yun eh. Hindi ko alam kung nakatulong ako o lalong nakaperwisyo eh. Pakiramdam ko parang ako na rin ang pumatay kay Paco. Edward, bakit mo sisisihin ang sarili mo? Bakit kailangan mong pahirapan ang loob mo? Samantalang alam mo naman na wala ka namang masamang nagawa. Kasalanan mo ba kung talagang halang yung mga bitukan o mga pulis na tumira kay Paco? Edward, hindi mo hawak ang utak nila. At mas lalong hindi mo hawak ang buhay ni Paco. O maski na sinong tinutulungan mong kliyente. Edward,
kahit naman namatay na si Paco eh, naniniwala pa rin ako na hindi na sayang ang pagtulong mo sa kanila. Tama. Hindi dapat mawala ng saysayang naumpisa ako na. Ano? Kung hindi ko man siya natulungan nung nabubuhay pa siya, kahit ngayon patay na siya, ipagpapatuloy ko laban niya para sa kanyang pamilya. Di ko alam yun. Pero totoo ang nagkaroon ng rumble dito, hindi ba? Ewan ko. Dati ka ng bilanggo, hindi ba? Oo, pero wala akong natatandaan. Kilala mo si Paco? Hindi, hindi ko natatandaan. Siya yung nasaksak. Ha? Oo. Si Paco, natatandaan ko na. Pero wala akong kinalaman doon. Pwede mo bang sabihin sa akin kung paano siya nasaksak? Ah, mahirap kasi magsalita eh. Basta, hindi ko nakita. Tapos eh, umiiwas ako sa gulo. Ano sabi mo? Ano? Gulo? Anong gulo? Yung rumble. Gulo yun, di ba? Attorney! Kamusta na kayo? Nakuha niyo ba yung impormasyon kailangan nito? Hindi nga eh. Baka naman may tutulong kami, sabihin nila. Alam niyo naman, ang galing namin magpasingalong sa mga suspects. Alam ko. Okay, Attorney. Maganda ka na okay namin dito. Singalong ka pa. Pinayarap pa kita eh. Boss naman eh, pag-aabunuhin niyo pa ako nito eh. Ngayon nga lang ang pera ko, ano ka ba, pinigil ka ba? Buti nga, pinayarap pa kita eh. Pare naman eh, nagtatrabaho lang naman ako eh, huwag naman ganyan. Nabastos mo ako ha, pagis ako. Ha? Ano, kakasa ka pa? Ha? Talagang 20 pesos, nakipag-away ka. Sa pulis pa. Anong malay kong pulis yun? Sa presinto nga nagpatid, hindi naman naka-uniforme. Naka-jacket lang. Talagang mga abusado na talaga minsan yung mga pulis. Kung gusto mo, sumbog natin sa amo ko. Abogado yun eh. Sus! Si Attorney Edward Zamora. Parang namang may mangyayari. Tsaka, 20 pesos, ano ba naman yun? Eh, ang sa akin lang naman, hindi na maganda yung mga ginagawa nila eh. Abuso na yun. Oo nga, abuso na kung abuso. Pero ganyan din yung napasukan ng tatay ko eh. Kumalaban ang pulis. Ayun, nakakamatay na yung kaso, wala pa rin nangyayari. Ano ba naman kasing panalo mo dito pag kumalaban ka ng pulis at may mga posisyon sa gobyerno? Di wala.
pa ang panalo ng isang kaso kung ayaw makipag-cooperate ng mga taong ito. Baka naman wala talagang alam yung mga tao. Limang bilanggo na yung nakausap ko eh. Ni isa sa kanila, walang alam sa nangyari. Imposible naman yata yun. Eh, isa lang ang sagot dyan. Takot yung mga yon. Eh, kung ako rin naman ang nasa lugar nila, matatakot ako. Ngayon pa na meron ang napatay dahil nanlaban sa mga pulis na yon. Pwede rin namang, kung hindi man sila takot, nabayaran na yun para tumahimik. Kailan ko kaya maitatama ang sistema? Kailan ko kaya mababago ang takbo ng... Ay, naku, Edward. Abogado ka lang. Hindi ikaw, honey, ang presidente ng Pilipinas. At kung sakali man sigurong presidente ka, eh wala ka ring magagawa kung ang mga tao mo ay may kanya-kanyang pansariling motibo. Nga, naalala ko itong taxi niya. Sige na. Pero! Eh, may kabiyo, pare. Pwede bang sumama ka sa amin? Ha? No. Wala na masyadong tanong-tanong. Ha? Yeah. Ano? Ano na? Ano na? Ano sa'yo doon. Nakita yung taxi mo nakaparada doon sa talahiban. Mami ka na! Bilis-bilis mo umalis. Aminin mo na ikaw ang pumatay at kumahasad yung estudyante. Wala talaga akong kasalanan ng bus eh. Malalagang tao matigas sa ulo. Masya, buha ka po. Hindi ka talaga, Amir. Hindi talaga, ha? Sa'yo, bata, umaming ka na para pare-pareho tayo hindi mahirapan, ha? Ano? Ano? Wala ako nga aminin mo, si! Saan ko ba? Ano? Ha? Ayaw mo pa rin kumain, ha? Wala ako nga aminin mo, ha? Ano? 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 Ano
Ang saysay ang pagmamatigas ni Donato sa tindi ng hirap na natikman sa kamay ng mga humuli sa kanya. Napilitan na rin itong umamin sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Alam mo naman wala akong kasalanan, di ba? Ang kakamuwi ng gabi yun. Sabi mo pa nga masama ang pakiramdam, hindi ba Donato? Donato, sagutin mo naman ang mga tanong ko. Ophelia, umuwi ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka nila pinakakawalan. Ophelia. Hindi kita iiwan dito. Sige na. Umalis ka na. Donato, wala kang kasalanan. Alam ko wala kang kasalanan. Buwiin mo yung sinabi mo. Hindi pwede. Ophelia, wala akong magagawa kundi umamin. Sinaktan ka ba nila? Sinaktan ka nila, no? Donato, sabihin mo sa akin. Sa lahat ng kaso, di na natin alam kung anong gagawin natin susunod. Partner, ano pa naman nahanapin mong action eh? Tignan mo nga yung kamao mo, halos mamagana sa kakasuntok. Ano naman, pinansin. Ano pa naman, nandito ko sa tasyon mamaya dyan, may makarinig sa'yo eh. Saan dyan? Ano pa man din dito, ang dami sip-sip dito, akala mo mga walang bahid po, teka mga walang niya. Gusto nga pala nangyari ito sa taxi driver? Ayun sir, nakakulog na. Dumalo nga pala yung asawa niya kanina. Umiyok ba? Sir naman, sa tindi ng inabot sa akin noon, imposible pumiyok kayo. At kung sakaling pumiyok, sir, madali na namang gawang paraan yun. Ayun, witness. Nagsabihin na ba? Kagabi pa, sir. Kagabi pa. At anytime today, sir, darating yun para i-identify yung suspect. Good. Makakain nga itong dala ni Nora. Kinakala niya kanina ba? Tama yan, sir. Yan, eh. Nakita ko na yan dito. Wala na po akong malalapitan. Kayo lang po ang alam kong makakatulong sa akin. Maawa na po kayo. Mahirap lang po kami pero namumuhay kami ng marangal. Wala ho kaming inaagrabyado kahit na sino. Wala akong kasalanan ng asawa ko. Edward, ano? Mahirap lang po kami. Gagawin ko kahit ano. Magtatrabaho ako sa inyo. Maglalabaho ako kahit walang bayad. Ay naku, Ophelia. Ophelia, hindi ganun. Hindi natin pag-uusapan ng pera. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ang Kuya Edward mo. Ha? Maraming salamat.
magpadali, Lolo. Magmas na dyan mabuti. Hindi. Lo, ano po yung sabi nyo? Hindi siya. Sigurado kayo. Tingnan nyo mabuti. Oo, hindi siya. Sapag yung nakita kong lalaki, mahaba ang mukha. At may bigote at may nunal sa kaliwang pisngi. Sigurado ba kayo, Lolo? Baka naman nagkakamali kayo. Oo, sigurado ako. Kahit na matanda ako, malinaw pa rin ang mata ko. Hindi sa yung lalaki nakita ko ng bubit. Teniente, paano pag nabuking tayo pag nagsalita yung matandang witness? Pangyabang pa naman natin. Akala ko, solved na yung kaso. Bakit? Yep. Solved na naman talaga ang kaso. Ibig niya sabihin eh. Oo. Dating gawin tayo. Ano bakit? May problema ba? Wala sir. Wala. Naman pala eh. Mamayang gabi, papiyahin natin si Donato. May problema po ba? Wala naman. Naririnig kami putok pa. Ha? Nalubag lang kami. May nauli kami magdanako eh. Nalubag eh, pumutok po nila. Okay lang po. Sige oh, kaya na po namin to. Basta kayo. Salamat. Chief, anong magagawin natin? Masyado marami nakakita eh. Maraming witness. Wala tayong magagawa. Pagpaliban na lang muna natin. Balik na lang muna natin ito sa presidito. Ang panahon na lang. Kaya Domingo, isa tayo. Maswerte ka pa rin, bata. Maswerte ka dahil may nagdating ang tao. Dahil kung hindi, pinaglalamayan ka na sana ngayon. Pero huwag ka mag-alala. Bagong kaso na naman kami para sa iyo. At sinisiguro ko, paglalamayan ka na rito, dito sa kulungan. Amin ka na, Donato. Amin ka na. Thank you.
Bakit ganun, attorney? Paano nila nagawa ito sa asawa ko? Donato, kailangan ko ang pagtitiwala mo. May karapatan ka. Hindi nila dapat gawin sa'yo ito. Nagawa na nga ako nila, Tor. Kaya nga, lalabanan natin sila. Hindi tayo titigil hanggat hindi sila napaparusa. Ano man o, kasiguraduhan na hindi na tumawa ulit. Susunod kayo, siswertein pa kaya ako. Donato, pinapangako ko sa'yo. Wala nang kasunod. Yung taong nagsampa ng laban sa'yo, ng kasong laban sa'yo, wala na yun. Nagsalita na yung mismong witness na hindi ikaw yung lalaking nakita nung gabing patayin at halayin yung estudyante. Ang kasong pinaharap natin ngayon, iba. Assault. Pero huwag ka mag-alala. Ipiyasaan kita. Ikakailama ako lang dito. Tayo titigilan ng Atty. Zamora na yan, ha? Doon kumahingit sa atin ang mata niya. Hindi niyo ba napapansin, sir? Puro human rights violation na tinitira sa atin. Bakit? May pinanalo na ba yung gagong yan? Kaya mo siya. Eh, sir, paano kung manalo yung kaso niya kay Donato? Hindi mananalo sa atin yan. Unang-una, pulis tayo. Pangalawa, yung testigo ng isang yun, hindi mananalo sa testigo ng tatlo. Okay mo na. Para ano pa, nakaposisyon ako rito. Pwede mo yan. Ako po nagmamaneho. Tahimik po kaming bumabiyahe. Wala pong ano-ano eh. Bigla na lang po nagkagulo sa likod. At pagtingin ko po sa rearview mirror, nakita ko po nagkakagulo. Nakita ko po si Donato Pagkalinawan. Hawak niya po yung baril ni SPO2 Cortez. Wala akong sabi-sabi. Bigla ko niya inagaw yung baril sa akin. Dito po nakalagay yun. Hindi siyempre ako, sa takot ko, inagaw ko sa kanya. Ang nangyari, oh, nagagawa kami doon sa baril. Bigla akong sa paggagawa namin, tumilapon yung baril sa labas ng sasakyan. Di siyempre, oh, hindi ko na alam ang gagawin ko. Abulin ko sana yung baril na yun, bigla niya ako sinuntok. Tapos, sinakalo ako. Nang nakita kong tumalaban to si Donato Pagkalinawan kay SPO2 Cortez, inawat ko siya. Nang ayaw magpawat, napilitan akong i-draw yung revolver ko. Nagpaputok ako sa ere. Warning shot. Kasalukuyan po kaming nagpapahangin sa labas ng bahay. Nang makarinig po kami ng putok ng baril. Dalawang beses po. Pero nung makita po naming tumigil yung kotse, lumapit na rin ako. Mga pulis naman po kasi ang sakay. Sumilip nga po ako kasama ng ilang kapitbahay. Nakita nga po namin yung nasasakdal. Nakaposas, duguan, humihingal. Pati nga po yung mga pulis, humihingal din. Tinatanong ko po kung saan nila ako dadalhin eh.
ayaw po nilang sabihin. Tapos nakita ko na lang po na babarilin ako ni SP Otto Cortez. Sinalag ko po. Mabuti't hindi ako tinamaan. Tapos pinagtulong-tulungan ako nila ako ni Lieutenant Garrido. Pinagsusuntok ko nila ako eh. Hindi ko nila ako tinitigilan. Parang ayaw ko nila akong buhayin. Donato Pagkalinawan ay pinawawalan sala ng hukumang ito. Ang sala ng korte si Donato. Sa tulong ng kanyang human rights lawyer, nakita ng korte ang pakana ng mga pulis. Nakita na mukhang hindi posibleng mangyari na habang nakaposas ang mga kamay ni Donato ay magagawa nitong salakayin ang mga pulis at magawa nitong agawin ang baril. Naliwanagan ng husgado na tangkang iligpit ng mga pulis si Donato dahil mabubuko sila sa pagkaka-frame up dito. At dahil nabigo silang iligpit si Donato, kinasuhan naman nila ito ng pagsalakay sa otoridad noong tinangka nitong ipagtanggol ang sarili. Hindi bihirang mangyari ang tulad ng kaso ni Donato. Manapa, napakaraming ganitong kaso. Subalit, ilan lamang ang biktimang natutulungan. Sa aking palagay, ito'y dahil sa kapos na kamalayan ng taong bayan tungkol sa Commission on Human Rights at dahil din sa hindi malinaw na kaalaman tungkol sa kanilang karapatang pantao. Subalit, hindi pa huli ang lahat. Ngayong ipinagdiriwang natin ang Prison Awareness Week, angkop na angkop ang ating kaso upang ipaalala sa mga naroroon sa kulungan, may salaman o wala. Kaibigan, may bukas pa. Ang lahat ay pagsubok lang. Huwag kalimutang kapag may katwiran, ipaglaban mo. Salamat sa iyo, Donato. Dahil sa iyong pagtitiwala, lalong-lalo na sa iyong tapang na ipaglaban ang iyong karapatan. Hindi naman mo dahil sa inyo. Hindi ako mag-aaral ng lakas ng loob na lumaban eh. Tanda mo, Donato. Tao ka at hindi ayaw. May mga karapatan ka. At huwag mo hayaang ipagkait sa iyo na ibang tao ang karapatan mong mamuhay na tama at mapayapa. At bilang tao, nasa sa iyo rin ang karapatang makapamili ng tamang pamumuhay. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat. Sige po kami, mauna na. Sige, ingat kayo ha. Nasa'yo ang ligay, sa piling mo, sinta, di itang pagdurusa. Madali na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nang bago.
bagsak.